Hello guys. So dito na naman tayo ngayon sa fishing spot, same spot pa rin. Ito na lang yung medyo lapit sa bahay namin. Kaya dito yung ano, dito yung mas madali puntahan. Kaya si Mrs. So, si Buddy. Ito yung aking Buddy. Oh, lakad ulit. Tamang-tamang exercise. Ayan si... Ayan si Buddy. Hi. Hi, Buddy. Hello. You know. Buddy, Buddy. Ha? Oh, vlog-vlog. Ayan po yung mga kasama nating anglers. Lang po kasi yung madaling mapuntahan na spot na hindi po masyadong strikto. Ayan po. Yan pa yung lalakarin, medyo mahaba-haba pa. Lalakad tayo. Ang ganda rin to para exercise na rin. So kung wala kang exercise, mahina yung tuhod, ay ito talaga pampalakas ito ng tuhod. Unahan ko na si Buddy kasi medyo mabagal maglakad, sayang yung oras. Ano na, alas 3:30. 3:30 na. So daan-daan ka lang dyan ha. Unahan na kita. Nanggaling pa sa night shift. Agis tayo. Buti na lang may tropang available. Itong swivel na to napakaliit. Ang maganda kasi nito, pag every matatapos kang mag-fishing, hindi mo na kailangan putulin yung shock leader mo. So kasi nasusuot siya sa ano, sa guide. Alright, ito po. 30 pounds po 'yan. So para hindi masayang lagi yung ano, kasi pag may tatanggalin mo lang yung snap. So 'yun. Suot-suot na lang. So kasi pag yung malaki kasi, every matapos kang mag-fishing, pinuputol yung FC natin. Tapos si Tap, so hanggang sa umiksi ng umiksi yung FC. So hindi nakakatipid, sayang naman. Ayun. Yung rod po natin ay 3 meter, 35 grams yung max niya. Pero ginagamitan ko lang ng 25 to 30 grams na jig yung ginagamit ko para andun lang tayo sa ano, operating range ng rod. Kumbaga yung operating ng rod, kasi para ma-feel pa natin yung effectiveness niya, yung accuracy ng rod. Although makagamit tayo ng mga mas maliliit pa ng mga ano, kaso lang pag yung kasi halimbawa ngayon yung kasi yung max at saka minimum nito 10 to 35 grams. So yung ginagamit ko lang 25 to 30 grams para sa ganun naman yung accuracy ng rod at saka yung effectiveness niya, andun pa rin siya sa operating range niya. So mararamdaman mo pa rin yung ano ng rod, yung satisfaction mo. Yun. Kasi pag 20 grams ang gagamitin mo, although yung design niya ano, sa minimum na 10 grams, ang problema nun yung satisfaction mo na ma-feel mo yung ano ng rod, nagkukulang na, especially pag mahangin. So kaya yung ginagawa ko, nagagamit ako ng 25 to 30 grams lang. So although yung max na 35 grams, hindi ako nagagamit ng 35 grams kasi medyo mabigat na, medyo maano, ayun. Medyo nakakangali kagad. Ayun, sintaro po, bilis lang. So okay po. Agis na po tayo. So sana pala rin. Yan. Gloves muna tayo para comfortable sa rod paghawak.
Ayun po, agisto tayo. Tayo nang ano muna dito kasi doon sa dulo nakita ko may namamana na naman. So punta na dito yung namana. Tayo dun sa dulo kahit may namamana. Sa atin na lang ngayon pakikipagsapalaran. Kung may ma-strike o kung mayroon, swerte. Kasi pagka ganitong may namamana, so ganyan na lang yan. Pakipagsapalaran na lang yung ano natin dyan. Labanan. Aywa, sige. Hagis tayo, hagis. Ayan. Ayan po. Nakadalawa na sila, malalaki. Ayan o. Palutang-lutang ayan o. Dalawa na yan. So kung hindi sila namana dyan, hindi sigurado. Nasa atin na sana yun. Nasa atin. Ayan si partner. Partner ngayon.
Vlog tayo eh. Subukan natin mag-lure. Ako bibihira lang kasi kung mag-lure. Depende lang sa mood. Kasi mas mas nag-i-enjoy kasi ako pag sa jig, pag sa jig kasi ang laki ng ano, ang laki ng chance na makakadali talaga kasi yung jig from the bottom to top nadadali niya. Ang lure, although yung lure nakakadali din ng isdang baba, pero bibihira lang ang pagpabasyan sa amin. Di katulad ng jig. Kaya, di katulad ng jig talagang ano. Yung jig kasi, all around. Sabi, sabit, tole. Sabit. Wala, teka lang. Nga. Pupunta muna natin yung isa. Medyo sumabit yung ano niya. Jig. Try natin naligtas. Okay na, naligtas na yung jig niya. Tanggal.